at usapang pangkalusugan na naman. Siyempre, may special guest tayo. Walang iba, kundi ako rin. Maganda yan. No? Umpisahin natin ang umaga at araw na ini-introduce ng resource person ang sarili niya. Something nang ginagawa ito. Dito lang. So, para sa introduction, siyempre kailangan makilala niya. Ako po si Dr. Joseph Lee, isang urologist at sinasabi nila isang naturopathic doctor. Good morning, Doc. Good vibes talaga. Dahil Thursday ngayon, Doc. Ay, sige, papakilala ng Doc. Magaganda at mga bapong host. Parang si Joshua, si Ira, si Tin, at si Ian. Good morning. Walang ibang morning show na nagganyan. Dito lang talaga kakakita. Kailangan mag-usap na tayo. Okay. Yes, that's right, though. Ating health. Okay. Alright. Now, si Ian. Alright. Usually kasi, di ba pag-usapan natin suplemento, kasi ang kasama natin, yung partners natin dito sa tabi ko. Genesis. Lagi natin sinasabi, no? In every supplement na iniinom natin, lalo na sa mga individual o mga pasyente, marami nagtatanong sa akin, pwede na ba i-substitute ito sa mga maintenance? When you say maintenance, yung mga may organic problem. Guys, pag sinabi ko organic problem, ibig sabihin matagal na, no, like hypertension, diabetes, ano pang alam ninyo, may Parkinson's, stroke, di ba? Hypercholesterolemic. Okay. Matagal na hypercholesterol. Ibig sabihin, di bumababa ang cholesterol ever since kasi yung lifestyle. So, may mga maintenance sila. When you say maintenance, meron silang iniinom ang ating mga ibang kababayan na every day, every morning, every evening, mga ganon. Usually, maraming nagtatanong at nagkokomento. Kaya nabigyan natin ng topic na linaw to. Can maintenance be or your supplement that you take o yung mga nagpapalakas sa ating immune system be a substitute for maintenance? Do you have insight bago tayo mag-ano? Iniisip ko nga ito kasi iba't ibang sakit. Yung isang supplement ba parang viable or pwede sa lahat ng klase ng sakit? Kasi iba't ibang sakit ang pwedeng bigyan ng maintenance. Kung pwede ba siya sa lahat ng mga iba't ibang klaseng sakit ang Genesis Pyrimidina? Okay. So, ang tanong mo kasi Josh, yan natin. Kasi maintenance should be there. Number one ha, para sa ating mga viewers na nakikinig sa atin. Dapat yung mga maintenance, iniinom pa rin natin tuloy-tuloy. Okay? Kasi bakit? Kung hindi magagalit ang mga doctors natin, 'di ba? Okay. Now, your supplement can be of help kagaya ng katanungan mo. When there are ingredients or special ingredients that are absolutely a good indication for the same disease. Ibig sabihin, makakatulong yung ingredients ng suplemento like your organic spirulina na may mention natin later on na makakatulong sa maintain or magpababa, no? Or makatulong dun sa iniinom nilang gamot. Okay. Example, kunyari ang iniinom mo hypertensive. You have to drink your hypertensive drug in order to stabilize your blood pressure. That is a fact, di ba? Kasi minsan kasi dahil may iba sinasabi malapot ang dugo, mataas pa rin ang blood pressure kasi may problema sa puso, may problema sa adrenal glands, di ba na-mention ko. So, it tends to makes your blood pressure intermittent, taas-baba. So, pag hindi ka umiinom ng gamot, in such a way, hindi mako-control yun kasi controlling your BP. Now, yung supplement, ang ginagawa niya, kung meron siyang ingredients that help to improve your perfusion, circulation, you improve your heart, yung ganon, then in such a way, yung BP mo magiging normalized also. So magiging
magiging enhancement o nakakatulong siya sa maintenance mo. Mm-hmm. Na nagigets nyo? Mm-hmm. Hindi siya maaring totally na gamot, but nakakatulong siya later on na mapabuti yung kalagayan. Yeah. In such a way na pag nagpa-follow up kayo sa doctor mo, baka mabawasan ang dosage ng maintenance mo. Yo. Or maaring dahil balanse na siya, like your BP, baka sabihin ng doktor mo, ay, hindi nyo na kailangan i-take yun. Yun, yun naman. Then that is the time that you will stop okay. your maintenance. Nagkakaintindihan tayo. Kasi may iba kasi, ay, inumin ko na to, kaya nagagalit ang... That is why some of the doctors are nagagalit kasi pinalitan na niya. Oh. Mm-hmm. Because na parang sabihin niya, ay, hindi na ako inom ng maintenance. Okay na to. Okay. Oh. But the thing is, like, konti-konti, gradually, yung kagaya kayo, eh, later on, pag-usapan natin, as young as you, iniinom nyo na, hindi kayo makaka-experience ng maintenance when you reach our age. So, you get what I mean? So ngayon, pag wala kayong diabetes, wala kayong hypertension, pag nagkaedad na kayo, sa'yo bata kayo eh. Maaring hindi kayo mag-maintenance because alaga na yung katawan nyo. Bangko na. Nakapagbangko. Nakabangko na. Hindi kagaya ng mga, alam mo, eh no, there are some people na tsaka lang, kung kailan lang, mga naisipan, nagpatingin, at nagkasakit na, tsaka nagkakandara pa, uminom ng mga ano-ano. You get what I mean? So yun ang ano natin. Doc, mayroon akong follow-up question doon. Di ba nabanggit nyo na hindi nga siya dapat na replacement na hindi ko napipili yung minimum na maintenance nurse, eto na lang. Pero doon naman sa mga pagsasabay naman, as a supplement nga, supplementary doon sa mga medication nila, pwede ba, no, yung mga, yung Genesis Spirulina po ba natin, meron siyang magandang effect doon sa mga adverse effect naman ng mga maintenance drugs na tinitake Very nila? Very good, yes. It prevents or it can lower the adverse effect. Pero hindi natin maaalis na magkakaroon tayo niyan. Kasi meron. You know, your Genesis is very organic. Mm-hmm. Your maintenance drugs are very synthetically pharmacologic. Anong ibig sabihin? Ginawa yan at in-adjust yung chemical structure. Mm-hmm. So there is a lot of human intervention. Mm-hmm. Nagigets nyo? That's why adverse effect is there. Ito kasi konti lang kasi na nature. Mm-hmm. Diba? Kinuha mo nature, inayos mo siya. Maganda ang proseso, very clean, di ba alam natin na medyo. Kaya, mas less an adverse effect. Okay. Kasi so, pag yung tanong mo kasi, can Genesis Organic Spirulina be a very good additional to prevent adverse? Yes, it could be. It could be. Why not? Maganda. Doc, paano naman po dun sa mga kasambahay natin na kailangan din talaga ng yung maintenance nila, marami natin talaga, Doc, tapos gusto nila samahan nito. Yung dosage niya, Doc, kasi baka sabihin ng iba na, ay, dami ko ng maintenance, tapos dadagdagan ko pa ng spirulina, hindi ba mapapasobra ako niyan? Or yes. Kidney ko kung okay? That is also a very good question, no? At legit yan. Sa akin, pag tinanong mo, di ako magagalit. Legit yan. Kasi, baka masobrahan ka nga. Again, there is difference between pharmacological and synthetic. Mm-hmm. Diba? So, iba kasi ang mga gamot natin, antimicrobials, antibacterials, kasi kaya rin nireregulate yan kasi nga hindi siya natural. Mm-hmm. So, yung sinasabi mo, babalik tayo adverse effect, can be happening anytime or pagmatagal. Now, with regards to yung kung pwedeng inumin yan, kasi marami ng maintenance, mas maganda nga yan eh. Mm. Kasi siguro, yung sanga-sanga, ang dami-dami mong mga maintenance, at least mahe-help yung katawan mo to prevent all the other adverse effect. Okay. At yung ibang effect ng gamot mo, maintenance mo. Pero Doc, ano po ba yung mga ingredients mo rin? Component do ng spirulina yes. or yung mga contents na nakakatulong dun sa pag parang ma-absorb ng yung mga medications na mas maganda po sa katawan. Okay, sample tayo ha. You have one sample, one ingredients, one sample. Okay.
umpisa natin sa flavonoids. Yeah. Tong flavonoids, favorite mo yan, no? Flavonoids kasi, this is very good in targeting your GI. So, yung mga irritable bowels, yung mga may hyperacidity, di ba? Yung mga nagkakaroon ng maselang sa pH, sa gastric, sa stomach, maganda yan. No, your flavonoids also is very good for tissue repair. So, kung meron kang sugat, ano, nakakahil yan. That's flavonoids. Okay. Your anthocyanin is very good as a anti-cancer or antioxidant. Alam na alam niyo yan, 'di ba? Sabi ko, kids, pag sinabi ko antioxidant, that's anti-cancer. Pinag-uusapan ng ORAC value, 'di ba? You know that. Yun ang ano natin. And your anthocyanin is very good for your immune system, no? Paulit-ulit natin sinasabi ang immune system. Parang kunyari pinding-pindeho na yung tenga niyo. When we say we improve and we strengthen the immune system, alam natin ang katawan natin may natural immune system. Mm-hmm. Pag nagkasakit ka, nagkaano ka, inuuboy yung kasama mo, eh mahina ang katawan mo, 'di ba? Madali kang makasagap ng ano ng bacteria, virus, ganon. Now, the initial thing is your immune body natural immune system will act on it. Labanan. Pero pag mahina siya, saan ka kukuha ng ano ng defense mo? So your supplement like your Genesis Organics spirulina has anthocyanin that can improve your immune system. Mm-hmm. Ibig sabihin palalakasin niya. So parang pararamihin niya mga bala panglaban ng bacteria. Mm-hmm. So yung initial 24 hours, less than 24 hours na mahahawa ka, mas mawawala 'yon. Yeah. You get the idea of that? Kaya minsan sabihin na, bakit, pakialam ko kung immune system, ganun. That is the purpose of it. Mm-hmm. Kaya lagi sinasabi lagi ng doktor, kailangan palakasin ng immune system. It's for you to have a very good body defense. Yes. Yes. Pag tinanong mo, mamaya si Ian tatanong, pag tinanong mo, bata pa ako, hindi ko kailangan. Oh. Wag nyo laging iisipin, bata pa ako, okay, malakas. Mm-hmm. Yes, malakas kayo. Ngayon. After 20 years. Yeah. When you reach our age, hindi ano na. So, is it okay for you to take yung mga supplements na maganda? When you say maganda, yung kagaya ng Genesis. Mm-hmm. Yes, because you build up. Yan. You build up and you store. Kagaya sinabi mo, nag-i-imbak na kayo. Mm-hmm. Kasi by the time you're 50 years old, sabi ko nga kanina, di ba? You might not even have this maintenance. Mm-hmm. Bakit sinasabi ko? Kasi baka may lahi kayo. You never know yung nilahi kayo diabetes, mm-hmm. di ba? Mga ganun, other problem. Mm-hmm. Wala kayo, hindi nyo ma-experience yan, di ba? Mm-hmm. Doc, when it comes to ano naman, yung maintenance medications, meron po bang mga medications na pwedeng mag-conflict ang spirulina or ang Genesis spirulina, it goes well po sa lahat ng mga medications? Very good. Parang ano, antagonist. Wala naman so far, okay. No? Usually kasi, meron tayong mga problema sa synthetic pharmacologic. Anong ibig sabihin synthetic? Pag sinabi kong ganyan, guys, ibig sabihin ginawa, ha? Manufacture. Manufacture yung pinoprocess yun. Yun, meron mga kontra-kontra. Sila, oo. Oh. Kaya Pero ang Genesis spirulina, kahit na anong ano, lineage yan, kahit steroids, antibacterial, ganun, mga anti-hypertensive, anti-cholesterol, wala siyang kontra. So, ang benefit niya kasi is like if you have all this line up maintenance, nakakatulong siya, nakaka-improve siya. Mm-hmm. That's why a lot of our patients who are taking it sasabihin, nag-anti-cholesterol ako. Mm-hmm. Bakit ko sinabi anti-cholesterol? Kasi may ibang individual parang hindi na correct ang cholesterol level. Mm-hmm. Totoo, Doc. Mm-hmm. Kakain lifestyle, 'di ba? Sabi ko, food lifestyle and physical lifestyle. When I say food lifestyle, yung ano mo, bunganga mo, sa nguyan ng nguyan, lahat ng inano, no? Kain. Physical, yung exercise, gano'ng ano. So, ang ano natin kasi, hindi makorek, but I think organic spirulina will correct it because of the contents of it, of the ingredients. But the thing is, ito ha, para sa mga nakikinig, may iba kasi, parang masyadong kumpante. Diyan naman ng organic spirulina. Yeah. Pa rin ako, kain pa rin ako. Para, do not have that attitude of like that.
Mm-hmm. Yung masyado. Kasi it will never work. True. Diba? Walang bagay. Parang either it's gamot or ano. Minsan, umiinom kang gamot, diba? Mm. Tapos ganun pa rin ginagawa mo. Kasi feeling mo kasi, yung mga ganyan, blanket mo eh. True. Kukontrahin naman yan. Kukontrahin naman niya. Okay yan, mga ganun. Oh, hindi ka kagaling. Hindi, walang mangyayari sa'yo, no? So, ganun talaga ang ano natin. So, in everything, in ang lagi natin sinasabi, na your supplement should have perfect ingredients that would be very good in order to have a very good combination. Hindi lang yung flavonoid anthocyanin, meron pa tayong mga ibang mga B-complex na wala, di ba? Ang B-complex natin, hindi lang 1, 2, 6, di ba? Alam nyo, 1, 6, thiamine, cobalamin, B12, di ba? You have 13. B13. Have you heard of B13? B13 is for cancer. Okay. We'll talk about that. Mm-hmm. Ano? Well, parang hindi mo na pag-usapan. There is also B17. Mm-hmm. For B17, that's very high levels of immune. Ano? Okay. So itong mga yan, hindi readily na pag-usapan or ano, because it's not present and you cannot manipulate the molecules. Mm-hmm. Hindi nagagawa ng ano. So, nakikita siya sa organic talaga. Yes. Kaya, minsan nakikita mo, ay, bakit meron ito sa substance na to? Kasi, doon mo lang maano. Kasi, once you manipulate, the whole structure of it will become, ano, destroyed. Nasisira. Yes. Galing, di ba? Yes. So, pag iisipin mo, ang galing ng Diyos, sige, gawin nyo to, pero may others, hindi nyo magagawa. Mm-hmm. So, your spirulina has this complex type of vitamin B that is very, very good. Kaya nakakatulong siya. Nakakatulong siya. Ma-improve yung cells mo, lalo na if you're a cancer patient, to improve your normal cells that are not yet hit when you are on chemotherapy or radiation therapy. Yan. Ang ibig ko sabihin, again, para malinaw, kasi minsan naano sila eh. Hindi ibig sabihin, hindi ko magki-chemotherapy o magra-radiation therapy. You have to remember, di ba, na pag nagganyan ka, yung mga normal cells, hindi lang naman, hindi matatamaan rin eh. Dadamay. Madadamay. Di ba, alam niyo yung cancer and ano, you know, cancer cells, di ba? The ugly, yes. ugly mm-hmm. cells. Di ba? I-explain ko lagi. Yung ugly cells wants the beautiful cells to be ugly also. Nangahawa. Mm-hmm. So, ganun. So, pag nag-chemo ka, pag may cancer ka, chemo ka, mag-radio ka, pati yung normal cells. Now, your spirulina will protect the normal cells para post-chemo or post-radiation, di ba? Hinang-hina ka. Hindi ka humihina. Yun. Kasi may iba, di ba, when, I think you heard about, parang, nahina ako, nasusuka ako, nagaganyan ako, di ba, parang gano'n. You don't feel that. Mm-hmm. Kasi your remaining normal cells are very, very, ano, up and about. Mm-hmm. Doc, yung sa mga, ano naman natin, mga kasambahay natin, na meron na silang Genesis Spirulina sa bahay nila, tapos nagme-maintenance medication din sila. Sa tamang pag-take naman, Doc, ano po ba dapat mauna, si Spirulina po ba, or yung, ano nila, yung maintenance medications? Medications muna, maintenance. Okay. Oh, di ba? Oh, kasi, ang problema kasi sa atin, baka maiwan. Yeah. Oo, mas unahin na yun, baka makalimutan. Unahin nyo yung gamot nyo, tapos yung ano ninyo. So, you give the maintenance, then you drink spirulina to enhance. Diba? Bakit inano ko? Wala ba, pwede bang baliktad? Okay naman, ano, but the tendency kasi is we will forget. So that's very, very important. Mm-hmm. Diba? So inumin mo muna din, ano. Kasi, why? Kasi if ever you forget the spirulina, you will take it any time of the day pwede. Kasi there are medications like maintenance you cannot take in the evening, in the afternoon, ano. Huwag mong palitan ang cycle ng pag-inom. Diba? Nakatingin ako. Huwag makialam kaya hindi gumagaling. Sundin niyo. Tapos pagdating mo sa doktor mo, galit na galit ka. Bakit, Dok? Hindi pa rin nung improve. Parang, ano nung pinaggagawa ninyo sa ano? Ano mo?
malinis, you know, nasunod yung for the longest that I've experienced this, nakakatawa na lang, di ka alam mo, kung gusto mo na lang pingutin ng tenga ng mga, hindi naman joke lang, alam mo, kasi sometimes frequency is very important. That's why you ask also eh. Eh, like spirulina kasi, when you forget it in the morning, you like it in the morning, you can drink it in the afternoon, in the evening, di ba? Dok, dun sa mga binabanggit niyo po dun sa mga cancer patients po na, especially po dun sa mga nag-undergo dun po sa mga therapies, ilan po yung maximum po na amount ng spirulina na pwede po nilang inumin since medyo, ano po, mabigat po yung therapy sa kanila po, di ba? At kasi maximum natin, 8 eh, di ba? To 2 a max of 10, but 8 is okay. They can drink it as 6 to 8 per day. Okay, usually kasi, alam mo, Ira, sinasabi nila parang, pwede pa yan? Can I still drink? Because, you know, the effect, post-effect of chemo and ano, is very, very hard already. Yeah, you try to drink kasi wala nang problema. Second, they will drink na baka magalit ang doktor. Kasi hindi prescription. Nangialam ka, nakinig ka sa atin. Alam mo, ganun na ano eh, di ba? Parang ano. Wala naman, I think it would not be a problem. Kasi so far, my patients have been, ano, I asked them to drink. Kasi again, it's organic and it's certified. At wala naman problema kasi meron mga ano tayong certifying body sa atin, accreditation na sasabi, ay hindi ito ano lang, 'di ba? Yun ang problema ano natin. At you have the doctors to tell you na pwede siya. It's always there na nakaano, nakabalot diyan. Call a doctor, hindi call a friend. Call a neighbor. Pero doc, ito, bukod dito sa mga tablets pala, doc, kasi baka yung ibang mga kasambay natin may mga sakit sila na nahihirapan silang mag-uminom ng mga tablets. Ito meron tayong powder, doc, na advisable naman good. Din pala para sa home naman, powder. Lalo na yung mga bata, no? Yung ano. Nasa maiedad na, doc, na hindi na kaya mag-tablet. Yes, oo. Inom-inom lang. O, pwede. You mix it in milk. Oo, kung ano, pwede naman. Or yung, pwede ba sa ilagay yan? Kasi doon po sa ibang mga patients na naka-NGT po, pwede po ba yung powdered form? Iahalo siya? Ito kasi, ito ha, kung sa akin kasi, pagtatanungin mo, if it's my patient, I might try it, but for others, sabi ko nga, you have to have permission. Kasi you have NGT. 'Di ba? Baka pag nahalo masyado, hindi maayos. Oo. Sabi ko nga, alamin kasi ng doktor, baka pakialamin, magalit yung attending mo. Si anong pinaglalagay mo diyan? Remember? Because NGT is ano, a guided way of feeding. Hindi yan parenteral, may suero, guided yan eh. So measurable yan. Baka magnapunta dyan. Sabihin, di ba minsan nagagalit yan sa mga bantay? Anong pinapakain ninyo papasok ng ano? Tapos yung pasyenteng naka-NGT, trick na trick ang mata. Parang kulang na sabihin, tama na. Di ba? Ano, di ba? These are things that happen. Ha? Kaya minsan nag-aspirate sila. Ay, naku, delikado. Di ba? When you aspirate, ibig sabihin yung pagkain na madaparami na punta sa baga. O sinong sisisihin yun? So, yeah, dapat yung mga ganyan kasi you might, but carefully guided by physicians who allows it. May permission. Kasi may iba ayaw. O, wag nang pilitin. Ha? So, wag tayong pala decision mga kasambahay. Lagi tayong mag-consult sa ating mga doktor. Mga kadyantini. This time, pupunta naman tayo sa ating mga social media question. May question po si Mels Reforzado. Good morning po. Pwede po ba yung Genesis Spirulina sa merong diabetes while nag-maintenance para sa diabetes? Salamat po. Lagi natin sinabi, your Genesis Spirulina is very, very good for diabetes. It's very good for even hypercholesterolemic and hyperuricemic patient or even anti-hypertensive patient. Pwede. Ako, kung nanonood si Mels ngayon na ano niya na to. May sagot na agad habang nagde-discuss tayo. Ito naman, Doc, another question from Justina Motus. Itatanong ko lang po siya na kung at what age po sa kids pwedeng mag-take ng spirulina?
Okay, if they're allowable, pag bata pa kasi, if they cannot take tablets form, you can use the powder form, di ba? Di ba? It's always important, alam mo, yan, no? Depending on how you train your children's behavior. May iba kasi bata pa, marunong na. Mm-hmm. May iba, ang laki-laki na, hindi pa marunong umiinom. Oh, di ba? Totoo, hindi ba umiinom? Parang, ano daw sila, hindi na siya makahinga. Bubulunan. Mabubulunan. Depending on how you train your, ano. Pag marunong, then you can have tablets. Pag hindi, the powdered form. Okay. No problem with that. Doc, ito naman po, galing kay John Lemuel Baguio. Doc, safe po ba sa may autoimmune disease yung spirulina? Yes, kakasabi lang natin, di ba? Yeah. It's very good for immune system. Immune system up. When your immune system is up and good and naturally defensive and strong, that can prevent you or from having autoimmune disease or an ongoing autoimmune disease or a ongoing autoimmune disease on treatment. Mm. O, diba? Iba-iba yan. So, makaprevent, meron on autoimmune, o yung may autoimmune ka na nagtitreatment ka. Pwede sa lahat. Pwede lahat. Alright. At mix. Dahil dyan, Doc. Dahil dyan, ano, Joshua. Ang Genesis. Ito na ang linya mo. Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug Outlets. Yes, siyempre kailangan magpasalamat tayo sa ating guest. Yeah. Na doctor. Maraming salamat. Maraming salamat kay Dr. Lee. Ang sarili rin pala si Dr. Lee nagpasalamat sa sarili, 'di ba? Sabi ko beginning to end. Oh. Yes. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa CEO presidente ng Genesis. Good morning. Good morning. Na laging nagsusuport sa atin at nanonood siya sa atin si Sir Loreto at si Micah na nasa Canada. Good morning. Morning. All right. Again, maraming salamat Dr. Joseph Lee ang ating guest na ang host na at guest. Mga kasambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang